Welcome back guys. Kung ngayong araw na to guys, magkakabit na naman tayo ng upgrade sa ating sasakyan. May dumating na package sa akin guys. So ito siya guys. I-unbox natin to. Tapos kakabit natin siya dun sa sasakyan natin. DIY na naman tayo guys. No? So i-unbox natin siya. So may gamit tayo yung Smith and Wesson Extreme Ops. So, matagal na to guys dito sa akin eh. No? What? Nakuha ko to sa Ultra Racing Motorsports. So kung gusto nyong bumili guys ng mga bar, para sasakyan nyo, kontakin nyo lang guys yun, i-PM nyo lang yung Ultra Racing Motorsports. So medyo maingay dito sa labas kasi sa harapan, may shop dun yung pinsan ko, nagwe-welding sila. No? And then dito naman sa likod, nagbabakod dun sa likod kaya medyo maingay din dun yung andan ng makina, yung mixer. Bali dalawa yung binili ko, mid-lower bar, saka rear-lower bar. So meron na tayo guys na strut bar dun sa harapan natin. Plan ko rin maglagay nung sa ano sana, sa may, yung sa may pinakalikod. Yung strut sa likod. Gusto ko sana yung sa ilalim. Kaso parang wala. Shoutout pala dun sa may-ari ni Sir Bien. So napakadaling kausap guys. So, napakabait. Para lang kaming tropa nag-uusap dun sa nag-i-inquire ako. Sobrang bait nun si Sir Bien. Lahat ng klase ng sasakyan meron siyang bar. Sobrang dami yung pamimilihan dun para sa sasakyan nyo. No? So lalagyan natin siya guys kasi nag-coilover nga tayo. No? Medyo matigas na yung ating suspension. Di na siya kagaya ng stock. Maliban dong guys, magandang tulong din to no para mapatigas yung chassis ng sasakyan natin. No? Sinapansin ko guys, pagka medyo tumatagilid ako sa isang ano, sa isang area, masyado nakaangat yung likod ko. May possibility kasi doon na mag-twist yung chassis ng sasakyan natin. Oh, no. Magandang investment to guys para mapatibay yung chassis ng sasakyan natin no. Pagdating naman sa cornering guys, the best talaga yung Ultra Racing. Oh. Kauna-unahan ko guys Ultra Racing yung strut bar. Sa strut bar pa lang guys, sobrang kita mo na yung talagang difference nung sa stock tsaka nung nakakabit na yung sa strut bar. What more, pag meron na siyang pangilalim, and hoping makakuha tayo nun sa pinakalikod, no? Yung sa may pagitan ng dalawang spring natin dun sa likod. Marireduce din niya guys yung mga body roll ng sasakyan, no? Lalo na nakaano na tayo ngayon guys, coilover na tayo. So mas maganda yung kombinasyon nila, coilover tapos itong mga bar, no? So Ultra Racing tayo yung napili natin guys. Ganda yung pagkakapaking niya, talagang balot na balot. So ito na guys yung ating rear lower. Wala pang 1 week guys, nakuha ko na yung item. Wala kasing stock to guys nung binili ko siya. Pre-order yung nangyari. Pero kung walang pre-order guys, within 3 days siguro, no? 2 to 3 days makukuha nyo na yung item nyo. Depende kung gaano kalayo yung location nyo. Medyo malayo siya, no? Magmula dito sa Nueva Ecija. So guys, yung ating rear lower. So may kasama din siya mga bolts. So buksan din natin yung isa. So ingat lang ako guys kasi baka madali natin yung paint nung ano. Eh, syempre. Lovely, ingat tayo. Napakaganda guys yung naging deal ko dun sa pinagkunan ko nito. No? Sa Ultra Racing Motorsport. Si Ultra Racing Motorsport guys, talagang ang bilis niya mag-reply, no? Tapos, ang bait niya. Ang bait niya guys. Hindi kami magkakilala pero pagka nag-uusap kami, parang ang tagal niyo na magkakilala. Guys. Napakaganda niya kausap guys. Binigyan niya pa ako ng talagang magandang deal para lang makuha ko. Scary! Grabe sa packaging guys. Imagine guys, bakal na itong ipinadala niya pero matindi pa yung pagkakabalot mo. Talagang ang lupet. So ito guys, oh, may sticker din tayo from Ultra Racing. Ang daming sticker na binigay ni sir, no? So iba't ibang klase yung binigay niyang sticker sa akin. So tagalawa. Dalagalawa. Hindi, meron din yung malaki. Yan, dalawa. Then, pakita ko sa inyo itong isa. Grabe. Parang babasagin guys yung ipinaship ni sir, no? Sobrang ang kapal nung balot. Kahit bakal na siya. Yan na siya guys, no? May mga kasama siyang bolts. Napakagandang investment itong mid-lower bar, yung likod, tsaka sa strut, no? Tapos kung meron ding strut para sa likod, so kumuha din kayo guys noon, no? Yan, original siya guys. So ayan guys yung kung bakit kailangan yung magkabit ng Ultra Racing na bar, no? Nag-jack tayo dyan sa harapan, no? And then tignan nyo itong likuran.
Oh guys, nakaangat din siya, no? So pagka ganyan guys, magkakaroon tayo ng flex dito sa mismong chassis niya, sa gitna. No. So ang kailangan natin guys, lagyan niya ng support yung bar sa mid dito, tsaka dito sa likod. Kung sa stock yan guys, hindi yan nakaangat ng ganyan, no? Kasi nag-coilover tayo, kaya medyo umikli yung spring natin, tsaka yung shock, no? Kasi nag-lowered tayo, kaya ganyan na. So tignan niyo naman guys, no? Hindi ko ma-eject mabuti. Kaya naglagay kami ng kahoy para sa ramp niya, para tumaas. So itong isa na rin kakabit natin guys. So first time natin guys dito umilalim na sa sasakyan, no? Pang ano, nakakatakot, ang dilim. So kasi guys, ang ano, kainaman naman dito sa binili natin na support, yung pinakita ko sa inyo guys, diba, ang ina, nakaangat yung likod, medyo lower ko kasi, diba, pagka dadaan ka sa mga matataas na lugar, so tatagilid ka, so pag tagilid mo guys, matik yun, aangat yung kabila, ano. Basta nag-lower kasi tayo, medyo tumigas na yung guys yung suspension natin, no. Kung sa stock siya guys, meron siyang twist sa nangyayari. Mas lalo na pag naka-coilover tayo kasi matigas yung spring tsaka suspension. Basta matik yun, basta pag tumira ka nun sa patagilid guys, tataas talaga yung isang paa niya sa likod, no. So ganun yung nangyayari sa sasakyan natin. Kaya kailangan na talaga natin ng mga ganito. So yung sa pinakadulo sa likod, naghahanap pa ako na ikakabit natin, no, kaso wala pa tayong makita. Sa ultra racing guys, kasi parang wala akong makitang available na ganun, no. So tingnan natin kung magpa-fabricate tayo o meron silang may bibigay. Kahit hindi pang accent, basta sakto dun sa likod. Sige, tingnan dito sa ilan. Yes. So ayan guys, ikabit na natin yung sa pangilalim sa likod, no. Yung dun sa may gitna, dun tayo medyo mahirapan. Siguro dun ko na lang siya kukunin sa gilid, no. Kasi masyado na masakit dun. So ayan na guys, no. Natapos na natin siya, so ibababa na natin, no. So dito natin siya tinira sa likod para mas madali nating ma-access itong likuran, kasi kung sa harap natin siya i-jack, medyo mahihirapan tayong i-access itong likuran niya, no. So recap tayo guys dun sa installation nun sa mid and lower bar na kinabit natin dun sa accent natin, no. Para ikabit siya, gumamit tayo nung makapal na kahoy para mas may taas siya nang mabuti, no. Kasi pag hindi natin ginamitan guys, hindi natin nilagyan ng patong, hindi natin siya mapapasok mabuti. Nilagyan ko siya ng pinakakatang niya para maiangat siya ng mabuti, no. Kasi kahit nakasagad na yung jack natin,
alanganin yung pasok ng jack stand. Pare kabit yung sa rear lower bar natin, guys. Inangat natin yung likuran niya, ano. And then tinira natin dito yung sa likod, doon natin siya pinasok sa ilalim, no. Pagdating naman, guys, doon sa pinaka mid lower bar niya, sa gilid na lang natin siya tinira at dinukot na lang natin siya doon para mas madali, kasi masyadong masikip, guys, yun sa pag isinagad ko yung ulo ko dun sa dulo. Hindi nakasya, guys, hindi nakasya. So ganun lang ginawa natin, no, para ma-reduce yung body roll ng sasakyan. Mas better yung handling o yung sa cornering natin, no, talagang mas magiging sharp siya. So ang gandang tulong nun dun sa ating coilover. Tapos para ma-reduce din yung flex ng ating chassis, no, mas maging rigid yung pinakakahan ng sasakyan natin. Saka mas magiging komportable, guys, yung ride natin. Mas pakiramdam mo, guys, mas matigas yung kahan ng sasakyan pag dinadrive mo na siya. Hindi kagaya nun sa stock. So kahit stock, guys, yung suspension nyo, so pwede kayong magkabit ng mga bar, ng strut bar sa harap, sa likod, yung mid, tsaka rear, lower bar. So may mga option din, may panggilid. Tapos meron din yung sa loob, no. So marami tayong option diyan. So kontakin niyo lang yung sa Ultra Racing Motorsports. So legit sila, guys, no. So ito, guys, yung sa front strut bar natin. So pakita ko lang, medyo madumi lang yung makina natin, no. So meron siyang bolts diyan. Diyan. So para ikabit yan, guys, kailangan niyo lang itaas itong sasakyan niyo. Tapos maglalagay kayo ng pinaka nut and bolt. So iipit niyo lang siyang ganyan. So madali lang din siya i-install, guys. So overall, guys, no. So mas maganda yung performance ng sasakyan, tapos yung safety talaga, guys. So pasok yung safety diyan, 100%. See you sa mga susunod na ano natin, na mga upgrade dun sa ating sasakyan, tapos yung mga mods natin, no. Support niyo naman tayo, guys. Click niyo yung like and subscribe naman kayo sa ating YouTube channel, no. See you, guys.